ibig sabihin ito? Sigaw mula sa pintuan na nakapagpatigil sa amin ni Gio. Mabilis akong lumayo sa kanya kahit pahuling-huli na kami sa akto ng kanyang fiancé. Mga walang hiya kayo? Mga baboy kayo? Mabilis akong sinugod ni Rian pero agad naman siyang hinarangan ni Gio. Kaya siya ang pinagsasampal ni Rian. Wala akong nagawa kung hindi ang umiyak sa sulok sa hindi ko malamang kadahilanan. Ilang buwan na kaming may relasyon ng aking amo na si Gio. Isa akong katulong na umibig sa kanyang amo. Sinubukan ko namang pigilan ang nararamdaman ko para sa kanya, pero naging mahina ako. Lalo na nang magbigay ng motibo sa akin si Sir Gio. Mabait si Sir Gio, kaya unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Nabuwag nito ang pader na pilit kong hinaharang sa aming gitna. Kahit anong sabi ko sa aking sarili na bawal akong umibig, hindi ko pa din napanindigan. Lumabas ka dito, Rian! Sigaw ni Gio sa kanya. Don't you ever try to hurt her! Banta sa kanya ni Gio nang kamuntik akong mahila ni Rian. At anong gusto mong palabasin, ha? Na siya ang pinipili mo? You're made over me? Pagak siyang tumawa. Umiling-iling din siya. Nakipagsukatan siya ng tingin kay Gio, habang may mapanguyam at mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga mata ay mayroon ding mga nangingilid na luha. At nang balingan niya ako, buong puot niya akong tinignan. Kung nakamamatay lang ang mga tingin niya, baka nangisay na ako sa kinatatayuan ko. Nanginginig ang kamay na dinuro ako ni Rian. Malandi kang babae ka! Malandi ka! Tingin mo magiging masaya ka? Tingin mo magiging masaya kayong dalawa? Nagngingit-ngit siyang tumingin sa akin. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. Nagbaba ako ng mukha. Nakaramdam ako ng takot sa kanya, pero hindi ko din mapigilang makaramdam ng pagkaawa. Nakaramdam din ako ng consinch. Nagbaba ako ng mukha. Nakaramdam ako ng takot sa kanya, pero hindi ko din mapigilang makaramdam ng pagkaawa. Nakaramdam din ako ng konsensya dahil sa ginawa ko. Alam kong maling idahilan na nagmahal lang ako. Pero yun ang katotohanan. Pero hindi ko naman sasabihin na tama ang ginawa ko. Maling-mali ang ginawa ko na pakikipagrelasyon kay Gio, gayong alam ko na may fiancé na siya. Ilang beses naman ang sinabi ni Gio na hindi na niya mahal si Rian. At ramdam ko naman ang sinseridad niya. Pero yun nga, sila pa habang kami din. Get out of my house, Rian. Lumabas ka na habang nakakapagtimpi pa ako sa'yo. Banta ni Sir Gio kay Rian nang makalmot niya ang aking braso. Hinila ni Gio si Rian hanggang sa labas ng kwarto. Bitawan mo ko! Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakalbo ang babaeng yan! At kahit nasa labas na sila, dinig ko pa din ang mga sigaw ni Rian. Nagbabanta siya. Madami siyang sinabi na masasakit na salita sa akin. Minaliit ako at kinumpara niya ako sa kanya. Sumilip ako sa bintana dito sa silid ni Gio at hinintay si Rian na makalabas ng bahay. Umiiyak si Rian habang paulit-ulit na sinusuntok niya si Gio sa dibdib. Si Gio naman ay nakatayo lang at hinayaan si Rian sa ginagawa. Pagkaraan ng ilang sandali, may mga bodyguard nang lumapit at pinilit ilabas si Rian hanggang sa may gate ng bahay. Napasandal na lang ako sa may dingding. Hindi ko din maunawaan ang aking sarili. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa dahil nalaman na ni Rian. Dahil hiwalay na sila. At dahil ako ang pinili ni Gio. Pero hindi ko alam kung bakit ang bigat ng aking dibdib. May kaba din akong nararamdaman. Are you okay? Tanong ni Gio nang makabalik siya dito sa loob ng silid. Marahan akong tumango. Come here. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hinalikan din niya ang aking tuktok. Natatakot ako, Gio. Paano kung
Shhh! Hinaplos niya ang aking mukha. Huwag kang matakot. You should be happy now. Pinilit kong umiti. Sana nga maging maayos ang lahat. Natakot talaga ako sa pagbabanta kanina ni Rian. Kinaumagahan, dinala ako ni Gio sa bahay ng kanyang mga magulang. Ayaw ko sanang sumama ngunit nagpumilit siya. It's alright, kasama mo naman ako. Pinapanatag niya ang aking loob. Hawak kamay kaming naglakad hanggang sa pagpasok sa loob ng kanilang bahay. Gio, umuwi na lang kaya tayo. Hinalikan ako ni Gio sa aking mga labi tsaka umiling. Relax, Han. Inhale, exhale. Ang ginang na nakaupo sa sofa ay natigilan nang makita kami. Ang ngiti niya sa labi ay unti-unting kumupas, lalo na nang makita niya ang magkahawak naming mga kamay ni Gio. Hinila ko ang aking kamay, ngunit hinigpitan pa lalo ni Gio ang pagkakahawak dito. What's the meaning of this? Naiinis na tanong ng mommy ni Gio. Nanigas ako sa aking kinatatayuan at kulang na lang ay tumakbo ako paalis. She's my girlfriend, mom. Gio! Inis na sigaw ng kanyang ina. Pinagpalit mo si Rian sa isang hamak na katulong lamang? Oh my goodness! Tinapik niya ang kanyang noo. Don't say that, Mom. Mahal ko po siya. At... Pero nakatakda na ang araw ng kasal niyo ni Rian! Next year pa yun. Hindi naman natin ikakasama kung... You are so selfish, Gio! Alam mong napakahalaga para sa ating pamilya ang pag-iisang dibdib niyong dalawa ni Rian! Ikaw ang selfish, Mommy. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Gio upang maagaw ang kanyang pansin. Hindi niya dapat sinasagot ang kanyang ina. Kung sa tingin mo matatanggap ko ang babaeng yan, pues, nagkakamali ka! Get out! Umalis kayo dito! Pero bago kami tuluyang umalis, muling nagsalita ang ginang. Kung sa tingin niyo magiging masaya kayo, pues hindi yan mangyayari. Dahil hanggat humihinga ako, nanginig ang kanyang boses. I swear, ikaw na babae ka, huwag kang makampante. Dinuro niya ako na gaya ng ginawa ni Rian kahapon. Pero mas nakaramdam ako ng takot sa ina ni Gio. Nanghihina ako habang palabas ng mansyon ng mga magulang ni Gio. Ang mga tuhod ko ay nanlalambot dahil sa matinding kaba at takot sa nangyari kanina. Bumuntong hininga si Gio. At bago niya pa simulang magmaneho, kinabig niya ako at niyakap. Huwag mo na lang isipin ang mga ginawa at sinabi ni Mommy. Ako na ang humihingi ng sorry sa'yo. Naiintindihan ko naman siya. Pero hindi niya tayo naiintindihan. Kaya baliwalain mo na lang ang mga narinig mo mula sa kanya. Kung ang mga salita ni Rian pwede ko pang baliwalain, pero ang mga salita ng kanyang ina ay tila nakatatak na sa aking isipan. Hindi muna kami umuwi ni Gio. Nakarating kami ng Tagaytay para mamasyal. Na-enjoy ko ang buong oras na magkasama kami at pansamantala kong nakalimutan ang mga nangyari. Mag-ingat ka dito, okay? Hinalikan ni Gio ang aking mga labi. Ikaw ang mag-ingat, sabi ko naman. Ngayong araw ang alis niya patungong Hong Kong para sa isang business meeting. Yeah, pagbalik ko, magpapakasal na tayo. Kagabi pa niya ito sinasabi sa akin. Napatingin naman ako sa suot kong singsing na mayroong malaking bato. Nag-propose siya sa akin ng kasal ng isang gabi. Parang ang bilis na mga pangyayari, pero alam kong siya na ang gusto kong maging asawa. Ang maging ama ng aking mga anak at ang lalaking mamahalin at makakasama ko sa buong buhay ko. Muli niya akong hinalikan bago siya tuluyang lumabas ng bahay at sumakay sa kanyang kotse. 4 na araw siya sa ibang bansa. Pagbalik niya, paplanuhin daw namin ang kasal namin. Gusto niya sa church wedding,
pero ginigiit ko na sa Huwes na lang kami muna magpakasal. This is not a good time para makasal kami sa simbahan dahil na din sa sitwasyon. Pumasok ako sa kusina upang matulungang maglinis si Manang Berta. Siya ang nag-alaga kay Gio mula nang bata siya. At nang bumukod siya ng bahay, sinama niya ito. Mabuti na nga lang at may kasama ako dito. Dahil kung ako lang mag-isa, tiyak na malulungkot ako ng husto. Ang laki pa naman din ng bahay ni Gio. Sa gabi, nag-video call kami ni Gio. Sa umaga naman ay nagpapalitan lang kami ng ilang mensahe. Hindi ko na din siya gaanong chinachat dahil ayokong maistorbo siya sa kanyang trabaho. I miss you. Nakangiti niyang bungad nang sagutin ko ang kanyang video call. I miss you too, Gio. Bukas uuwi ka naman na, kaya magkikita na tayo. Bumuntong hininga siya. Yeah, I can't wait to kiss you and make love to you. Namula ang aking pisngi sa kanyang sinabi. Ikaw talaga? Baka mamaya may makarinig sa'yo dyan. Nasa restaurant kasi siya at hindi man lang talaga siya nahiya sa mga pinagsasabi niya. So? So ka dyan? Sige na, mamaya na ulit. Tawagan mo ko kapag nasa hotel room ka na. Okay, I love you so much. I love you so much too. Naglinis ako ng bahay lalo na ang silid namin para malinis pagdating niya. Nagpalit ako ng mga kurtina, pati na din ng bedsheets at punda ng unan. Nang matapos, bumaba naman ako sa kusina upang tulungan si Manang Berta sa pagluluto. Lahat ng paboritong putahe na gusto ni Gio ay pinaluto ko. Oh, mukhang busy kayo ah! Sabay kaming napalingon ni Manang nang marinig namin ang boses ng mami ni Gio. Nasa hamba siya ng pintuan at nakatingin sa amin. May sarkastiko siyang ngiti sa mga labi habang nakatingin sa mga hinanda naming pagkain sa mesa. May okasyon? Taas kilay niyang tanong. Ngayong araw po ang uwi ni Gio galing sa Hong Kong, ma'am. Hindi na sana kayo nag-abala pa. Gumastos ka lang. Wala ka na talagang alam gawin, kundi ang lustahin ang pera ng anak ko. Hindi na ako nagtaka. Kilala ko ang mga tulad mo. Isang gold digger. Masakit ang mga binato niyang salita sa akin, pero tinanggap ko na lang ang mga ito. Ayaw kong sumagot dahil baka sabihin niya lang na bastos ako. Kahit paano, may respeto pa din ako sa kanya bilang ina ni Gio. Well, nagpunta ako dito para sabihin sa'yo na umalis ka na sa pamamahay ng anak ko. Hindi ako sumagot. Narinig mo naman ako, di ba? Opo, pero mawalang galang na po, ma'am. Aalis lang po ako dito kapag si Gio po mismo ang magpaalis sa akin. Pagak siyang tumawa. Sabi ko na nga eh, mahirap kang kausap. Kaya ito na lang ang kausapin mo. Nilapag niya sa ibabaw ng mesa ang isang maliit na papel. Ano po yan? Kabado kong tanong. Cheque na naglalaman ng 5 milyon. 5 milyon kapalit ng paglayo mo sa anak ko. Umiling-iling ako. Hindi ko po matatanggap ang pera na yan, ma'am. Gaya po ng sinabi ko kanina, aalis lang po ako dito kapag ang anak niyo na po mismo ang nagsabi na umalis ako. Ayaw mo ng pera, ha? Gusto mo ng mas malaking pera mula sa anak ko. Ikaw ang bahala. Iiwan ko ang cheque dito. Umalis ka kung kailan mo gustong umalis. Hindi na uuwi pa dito si Gio. Kaya kapag napagod kang maghintay, umalis ka na lang. And take this check with you. Pagkatapos niyang magsalita, nagmarcha na siya paalis. Nanghihina akong napaupo sa bangko habang sapo ang aking dibdib.
Hindi ako makapaniwala na nagawa kong sagutin ang ina ni Gio. Inabutan ako ni Manang ng isang basong tubig. Hindi na talaga nagbago si Freda. Sabi ni Manang, umakyat ka na muna sa kwarto para makapagpahinga. Ako na ang bahala dito. Magbihis ka na din dahil isang oras na lang nandito na si Gio. Sinabi ko kay Manang na itapon na lang niya ang cheque dahil wala akong plano na layuan si Gio. Mahal na mahal ko si Gio at wala akong plano na iwanan siya o ipagpalit siya sa pera. Umakyat na ako sa kwarto upang maligo at magbihis. Sinuot ko ang floral dress na binili namin ni Gio sa mall lang nakaraan. Sinuot ko din ang kwintas na bigay niya sa akin. Naglagay ako ng kaunting lipstick. Ngumiti ako at umikot-ikot sa harap ng malaking salamin. Nagsuot ako ng flat sandals bago ako lumabas ng silid. Pagdating ko sa dining area, agad kong inayos ang mga nakahain na pagkain sa mesa. Pagkatapos ay nagpunta ako sa may main door upang doon hintayin si Gio. Ngunit lumipas na ang 30 minuto, hindi pa din dumadating si Gio. Pero kahit na ganoon, matyaga ko pa din siyang hinintay. Nasaan na kaya siya? May traffic kaya kahit na Linggo? Nagpunta ako ng kusina upang kunin ang aking phone. Naku, may mga text pala siya. Sabi niya, may asikasuhin daw muna siya bago siya dumiretso ng bahay. Bagsak ang balikat ko. Mabigat ang katawan ko na naupo sa sofa. Nagreply ako at tinanong kung anong oras siya uuwi. Isang oras na pala ang nakalipas nang mag-text siya sa akin. Iimpake mo ang mga damit mo. Aalis tayo. Ito ang sagot niya. Kumunot ang noo ko. Magbabakasyon kaya kami? Bakit? Saan tayo pupunta? Tanong ko. Magtatanan tayo. Reply niya na kinagulat ko. Magtatanan? Bakit? Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko maunawaan pero kakaiba ang aking pakiramdam. Hindi kaya may kinalaman ito sa pagbabanta ng kanyang mommy kanina? Diyos ko. Nagmamadali akong umakyat sa aming silid. Kinuha ko ang isang maleta at nilagay ang mga damit ko na magkakasya dito. Bumaba ako ng living room habang buhat-buhat ko ang maleta. May pagmamadali ang bawat kilos ko. Anong nangyayari? Saan ka pupunta? Tarantang tanong ni Manang. Manang, nag-text po si Gio. Ang sabi po niya magtatanan kami. Humahangos kong sagot kay Manang. Magtatanan? Bakit? Hindi ko din po alam Manang eh. Pero sabi po niya, hintayin ko po siya sa mall. Pupuntahan daw niya ako doon. Ay, ano naman kaya ang nangyayari sa batang yun? Nagkamot ng ulo si Manang. O siya, sige na, umalis ka na. Magpahatid ka na lang sa driver. At tawagan niyo ako, ha? Opo, Manang. Maraming salamat po sa lahat. Niyakap ko siya bago ako lumabas ng bahay at sumakay ng sasakyan. Naupo ako sa food court at doon hinintay si Gio. Isang oras na ang nakalipas pero hindi pa din siya dumadating. Bawat oras nagte-text ako sa kanya pero wala siyang reply. Hanggang sa sumapit ang 5:00 ng hapon, ilang oras na ang lumipas, wala pa din siyang text at hindi pa din siya dumadating. Sinubukan ko siyang tawagan dahil nag-aalala na ako pero nagri-ring lang ito. Hindi niya sinasagot. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Nakaramdam na din ako ng gutom kaya umorder na ako ng pagkain. Natapos ko ng kumain pero hindi pa din dumadating si Gio. Naiiyak na ako at kung ano-ano na din ang mga bagay na pumapasok sa aking isipan. Natatakot ako at labis na akong nag-aalala sa kanya. Tinawagan ko si Manang at tinanong kung nagpunta ba doon si Gio, pero ang sabi niya ay wala. Naguguluhan na din tuloy si Manang. Wala po, Manang. Pinatay ko na din ang tawag dahil masyado na akong tuliro. Ilang oras na lang,
magsasara na ang mall. Pero hindi pa din dumadating si Gio. Hindi ko na mapigilan ang pagtulo ng luha ko dahil sa samot-saring nararamdaman ko. Hanggang sa magsara na nga ang mall, napilitan na akong lumabas. Naghintay ako sa pilahan ng taxi. Nag-text ako sa kanya at muli ko siyang tinawagan. Ilang segundo lang ay naka-receive ako ng text mula sa kanya. I'm sorry, Clarissa. Ito ang text message niya. Ngumiti ako at nagtipa ng reply. Ayos lang, nasaan ka na? Ngunit lumipas na naman ang ilang minuto na hindi pa din siya nagre-reply. Sinubukan ko siyang tawagan pero cannot be reached na siya. Naghintay pa ako ng isang oras pero hindi na talaga siya nagpunta. Iba na ang kutob ko kaya pinili kong sumakay ng taxi at umuwi sa bahay niya. Hindi siya umuwi. Akala ko ba magtatanan kayo? Nagtatakang tanong ni Manang. Hindi po siya nagpunta, Manang. Naiiyak ko ng sagot. Natahimik si Manang. Niyakap niya ako at pilit akong inaalo. Manang! Manang, nasaan kaya si Gio? Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Hindi kaya nasa mansyon siya ng kanyang mga magulang? Tanong ni Manang na kinatigil ko. Anong gagawin niya doon? Ilang segundo kaming nagkatinginan ni Manang. Manang, samahan mo ko papunta doon. Pakiusap ko kay Manang. Malayang nakapasok ang sasakyan sa loob ng bakura ng mansyon ni na Ma'am Freda. Wala ding humarang sa amin papasok sa loob ng mansyon. Nasa sala si Ma'am nang makapasok kami. Nakaupo siya doon kahit sa ganitong oras. Tila ba may hinihintay siya o inaasahan niya ang aking pagdating? I knew you will come here. Si Gio po, Ma'am. Nagpunta po ba siya dito? Kabado kong tanong. Nandito po ba siya? Halos magiba ang aking dibdib sa lakas ng bilis ng tibok ng aking puso. Tinaas niya ang kanyang kilay. Yeah, he's here in his room. Nandito lang siya. Nandito siya. Bakit nandito siya? Anong ginagawa niya dito? Sinabi ko naman sa'yo, Clarissa. Hindi kayo bagay ng anak ko. Ngumiti siya. Puntahan mo siya sa kanyang silid kung gusto mo siyang makita sa huling pagkakataon. Nandoon sila ni Rian. Ngumiti siya nang makahulugan. Ituro mo sa kanya kung nasaan ang silid ni Gio. Utos niya kay Manang. Sigurado ka ba na gusto mo pa siyang makita? Nag-aalin lang ang tanong ni Manang. Sa totoo lang, ngayon palang nasasaktan na ako. Pero hindi ko gustong basta na lang maniwala sa sinabi ni Ma'am Freda. Hindi ako basta-bastang maniniwala sa mga bagay na pumapasok sa aking isipan. Bawat hakbang ko habang palapit ng palapit kami ni Manang sa pintuan ng silid ni Gio, ay mas nadadagdagan pa ang kaba sa aking dibdib. Diyos ko, sana naman kayanin ko kung anuman ang masaksihan ko. Bawat hakbang ko, tila tinatakasan ako ng lakas sa aking katawan. Tinignan ako ni Manang nang huminto siya sa tapat ng isang pintuan. Huminga naman ako ng malalim bago ako kumatok. Nakailang doorbell ako bago nagbukas ang pinto. Kinakabahan ako pero patuloy na umaasa na sana hindi magkatotoo ang kinakatakutan ko. Gio, tawag ko sa kanya nang sa wakas ay nagbukas ang pintuan. Sinubukan kong sumilip sa awang ng pintuan upang tignan kung totoong narito si Rian, pero agad niyang sinara ang pintuan. What are you doing here? Tanong niya sa seryosong tono. Hindi niya ako tinawag na honey at wala ding bakas ng ekspresyon sa kanyang mukha. Nagulat ako at natakot sa pinakita niyang ekspresyon. Naghintay ako hanggang magsara ang mall, pero hindi ka pumunta. So,
Bakit ka pumunta dito? Tanong din niya. Hindi ako makapaniwala sa sagot niya sa akin. Nagsimula na namang bumuhos ang mga luha ko. Nag-iba ang ekspresyon ni Gio pero agad ding bumalik sa malamig na tingin niya sa akin. Akala ko ba magtatanan tayo na aalis tayo? Naniwala ka naman. Luke, kung wala ka namang ibang sasabihin, ay umalis ka na. Umalis na kayo, Manang. Aniya, nasaktan ako at litong-lito sa pakikitungo niya sa akin. Hindi siya ganito sa akin. Hindi siya ganito tumitig at hindi siya ganito makipag-usap sa akin. Gio, anong nangyayari? Tanong ko. Tinaasan niya ako ng kilay na para bang wala siyang pakialam. Wala akong maintindihan. Bago ka umalis ng bansa, maayos naman tayo. Habang nasa ibang bansa ka, maayos din naman tayo. Tinitigan lang niya ako. Ang malamig niyang ekspresyon ay mas lalong nagbigay ng kirot sa aking dibdib. Akala ko ba, mahal mo ko? Napahikbi ako. Nailing siya at numisi. Ginamit lang kita. Wala na din tayong dapat pag-usapan pa. Akala ko alam mo na. Mahina pala talaga ang utak mo. Umiling siya at mahinang tumawa. At inisip mo naman na seryoso ko sa'yo? Ano? Hindi ako makapaniwala sa mga lumalabas na salita mula sa kanya. Para akong binuhusan ng malamig na yelo habang sinasaksak ng paulit-ulit ang puso ko. Sobrang sakit ng sinabi niya. Huwag kang magmaang-maangan. Nakinabang ka din naman, di ba? Ang mga salitang iyan ang hindi ko in-expect na sasabihin niya. Kunin mo ito. Gamitin mo. Nag-abot siya ng isang cheque. Kumuyom ang aking kamao sa kanyang ginawa. Kailanman hindi pera ang naging habol ko sa'yo. Gio, mahal na mahal kita. Bakit, Gio? Hinilot niya ang kanyang sentido na parang naiinis. Pumikit pa siya ng mariin na parabang naririndi siya sa mga tanong at pag-iyak ko. Hindi niya ako sinagot, pero gusto ko pang magtanong. Gusto kong masagot ang mga katanungang bumabagabag sa aking isipan. Ibig bang sabihin hindi mo ko minahal? Tumango siya. Hindi man lang niya ako matignan sa aking mga mata. Mas lalo akong naiyak pero tinuloy ko pa din ang tanong kong kahit na alam kong mas lalo ko itong ikakadurog. Gusto ko ng kasagutan. Siri yan ang pinipili mo? Mariin siyang pumikit at tumango siya. Nang magmulat siya ng mga mata, namumula na ang kanyang mga mata. I don't need to choose. It's always been her from the start. I didn't love you. Even a bit. Kung hindi mo naiintindihan, tatagalugin ko para sa'yo. Humagulgul ako at naiyak. Sobrang sakit pero gusto ko ba ding subukan? Baka pressured lang siya dahil sa mama niya. Unti-unti akong lumuhod sa harapan ni Gio. Yumuko din ako habang ang aking kamay ay magkasiklop. Patuloy ako sa pag-iyak at pagmamakaawa sa kanya. Gio, mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Gio. Alam kong masyado ko nang binababa ang sarili ko pero yun ang katotohanan. Sobrang mahal ko siya. Siya ang unang lalaking minahal ko at gusto ko siya na din ang huli. Clarissa! Saway sa akin ni Manang
pero hindi ko siya pinakinggan. Tiningala ko si Gio. Nakita ko siyang nakapikit habang hinihilot ang kanyang noo. Umalis ka na, Clarissa! Umalis ka na! Mahal na mahal kita, Gio. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hagulgol ko. Umalis ka na! Umalis na kayo! Wala akong pakialam sa babaeng yan! Sunod kong narinig ang pagsara ng pinto. Kumatok pa ako ng ilang beses habang umiiyak. Gio! Gio! Buksan mo to! Gio, mag-usap tayo, please! Gio! Sumisigaw ako habang patuloy ang paghagulgol ko. Tara na, Clarissa! Tara na! Please lang! Pakiusap sa akin ni Manang pero hindi ko siya pinakinggan. Nakausap mo na siya, kaya maari ka nang umalis. Sabi ni Ma'am Freda. Naramdaman ko ang paghila sa akin pagtayo. Ang dalawang mga tauhan ay pilit akong hinihila patayo. Sige, itapon niyo na siya sa labas. Utos ni Ma'am Freda sa kanyang mga tauhan. Tinanguan niya ang mga ito. Nagpabigat ako sa paghila nila sa akin, pero dahil mas malaki at dalawa sila, nagtagumpay sila sa paghila sa akin. Patuloy ako sa pag-iyak at pagtawag sa pangalan ni Gio, pero hindi na niya ulit binuksan pa ang pintuan ng kanyang silid. Umasa ako na magbago ang isip niya at pagbuksan niya ako ng pinto. Nababawiin niya ang mga masakit na sinabi niya. Umaasa ako na sabihin niya na mahal niya ako. Natulad ko ay hindi din niya kayang mabuhay nang wala ako. Binitawan lang ako ng mga tauhan nang makarating na kami sa labas ng gate kung saan naghihintay ang driver. Tinulak pa nila ako papasok sa loob ng sasakyan bago malakas na sinara ang pintuan ng sasakyan. Sinimula na ding paandarin ng driver ang sasakyan. Clarissa, makinig ka sa akin, anak. Sabi ni Manang. Patuloy pa din ako sa pag-iyak at pagtawag kay Gio. Kailangan mong tulungan ang sarili mo. At magagawa mo lang iyon kung kakalimutan mo na si Gio. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ni Manang sa akin. Hindi, Manang. Hindi. Mahal na mahal ko si Gio. Hindi ko kayang kalimutan siya, Manang. Manang, ang sakit, Manang. Niyakap niya ako ng mahigpit. Magpakatatag ka, Clarissa. Kailangan mong kayanin, okay? Hindi ko alam ang aking gagawin. Kung saan ako pupunta sa mga sandaling ito. Pakiramdam ko mag-isa lang ako. Kung sino pa ang minahal ko, siya pa ang magbibigay sa akin ng labis na sakit. Ginamit lang niya pala ako. Grabe siya. Buong akala ko totoo ang pagmamahal niya. Ihatid niyo na lang po ako sa may terminal ng bus. Sampit ko. Tumango ang driver, inakbayan naman ako ni Manang. Uuwi ka na sa inyo? Opo. Wala na din namang dahilan pa para magstay ako dito. Matamlay akong bumaba ng bus pagdating sa terminal ng Baguio. Naglakad ako patungo sa highway at naghintay ng taxi na dadaan. Ilang minuto na ang lumipas pero hindi pa din ako nakakasakay. Hanggang sa may humintong isang itim na SUV sa tapat ko. Nagbukas ang backseat na pintuan ng sasakyan. Dismayadong nakatingin sa akin si Lolo mula sa loob. Pumasok ako doon at nang magsimulang tumakbo ang sasakyan, bumuhos ang madami kong luha. Kumusta ang alibughang apo? Tumawa siya pero napahagulgol lang ako. Bumuntong hininga siya bago niya ako niyakap. Lolo, ang sakit.
Ang sakit-sakit. Sumbong ko sa kanya nang nararamdaman ko. Anong oras na? Tanong ni Lola pagpasok na pagpasok ko ng bahay. Kimi akong umiti sa kanya. Si Lola, ang laki naman ng relo sa dingding sa akin pa itatanong ang oras. Aray! Reklamo ko nang batukan niya ako. Hindi pa siya nakontento doon dahil may pakurot pa siya sa tagiliran. Aray, Lola naman eh! Inumaga ka na naman ng uwi! Puro ka na lang parte! Gumuso na lang ako at hindi na siya sinagot. Umuwi ka na lang sa Pinas kaysa puro pagpaparte ang ginagawa mo dito. Ayaw ko po, Lola. Umuwi ka na lang. Napapagod na ang tita at tito mo sa pagmamanage ng mga negosyo. Idagdag pa ng iniwang kumpanya ng mga magulang mo sa'yo. Kaya naman nila yun eh. Pangangatwiran ko. Gusto na nilang mag-retire. Ipapamahala na din nila ang mga business nila sa mga pinsan mo. Kaya ikaw, umuwi ka na din ng magamit mo ang pinag-aralan mo sa negosyo. Huminga ako ng malalim at tamad na tinignan si Lola. Ayaw ko pa talagang umuwi ng Pilipinas. Mas gusto ko dito sa US. Ipapaimpake ko na ang mga gamit mo sa mga katulong. Agad-agad? Lola naman, sa weekends na lang. Ngumisi siya. Basta umuwi ka na ng Pinas. Nagkibit-balikat ako. Bagsak ang balikat ko na umakyat sa pangalawang palapag ng bahay. Pumasok ako sa aking kwarto at nagpatibuwal na humiga sa aking kama. Pinikit ko ang aking mga mata pero muli din akong nagmulat. Ay, ayaw ko pa talagang umuwi ng Pinas. Mamimiss ko dito, mamimiss ko din ang mga kaibigan ko. Kinuha ko ang aking cellphone at dinayal ang numero ng aking mga pinsan. Clarissa, napatawag ka. Pinapauwi na ba kayo ni na tito, ate? Tanong ko. Oo, sinabihan ka na ba ni Lola? Bumuntong hininga ako. Oo, sabay na tayong umuwi sa weekend, ate. Gusto ko munang sulitin ang mag-party dito. Tumawa siya. Madami namang mga bar at clubs sa Pinas. Ngumiwi ako. Mas masaya pa din dito. Heist, ikaw talaga. Sige, magsawa ka na lang muna. Dahil kapag nakabalik tayo, tsak natatambakan nila tayo ng mga trabaho. Yun nga ang ginawa ko. Shopping sa hapon, sa gabi naman ay nagbabar kami kasama ng aking mga kaibigan. And when it's time to go home, nakaramdam ako ng kalungkutan. Kapag magbago ang isip mo, Lola, tawagan mo lang ako. Babalik ako agad dito. Sabi ko kay Lola na maluha-luha. Umiling siya. Matanda ka na at oras na para magseryoso ka sa buhay. The company needs you. Naiiyak akong yumakap sa kanya. At hanggang sa makasakay kami ng eroplano, ang bigat na ng pakiramdam ko. Malungkot akong tumanaw mula sa bintana ng eroplano. Ilang minuto na lang ay lalapag na ang eroplano. 4 na taon na ang lumipas mula nang umalis ako ng bansa at ngayon muli akong magbabalik kahit na ayaw ko na sanang bumalik pa. Bumuntong hininga ako. Ang lalim nun na. Napalingon ako kay ate sa tabi ko. Nagkibit-balikat ako tsaka siyang initian. Huwag ka nga ngumiti kung pilit lang naman. Sita niya. Pinilit ko namang tumawa bago ko sinuot ang aking shades. Kailangan ko na namang mag-adjust dito. Philippines, please be good to me this time. Nanibago ako sa napakainit na klima na sumalubong sa amin. Winter kasi ngayon sa US. Nasanay na din ako sa klima doon sa 4 na taong pananatili ko roon. Napangiti ako nang makita ko sina tita na kumakaway sa amin. May dala pa siyang card na pa-welcome sa aming pagbabalik. Welcome back home! Sambit ni tita nang makalapit kami sa kanila sa arrival area. Niyakap niya ako at hinalikan sa pisngi. Nakiyakap naman si Ate Rose Ann sa amin ng kanyang mommy. Gumanda ka lalo!
kamukhang-kamukha mo ang namayapa mong ina. Pagigil niyang pinisil ang aking pisngi. Tita, hindi na kaya ako bata. Hindi pa din talaga siya nagbabago. Mula nang bata ako, ganito na siya sa akin sa tuwing nagbabakasyon sila noon. Inunat ko ang aking braso sabay samyo ng hangin ng Pinas na mainit at punong-puno ng pulusyon. Lumapit na din sa amin ang ilan sa mga bodyguard na kasama ni tita upang tulungan kami sa aming mga bagahe. Sumakay kami sa van bago na naghatid sa amin sa Rivera Corporation. Mula doon, sumakay kami ng chopper na maghahatid sa amin sa bahay ng mga magulang ko sa Quezon City. Minana pa ito ni Daddy sa kanya ng mga magulang. Kaso nang mamatay sila, halos mapabayaan na din. Si Lola ay nagstay na din kasi sa US mula nang mamatay ang kanyang asawa. At dahil nasa States noon sina tita at may kinakaharap ding problema, kinuha ako ng aking lolo, Daddy ng aking ina, na nakatira sa Baguio. Siya ang nagpalaki sa akin. Bakit ako noon namasukan bilang katulong? Gusto akong ipakasal ni Lolo sa lalaking hindi ko naman mahal. Kaya sa araw ng engagement party, lumayas ako. Kaya nalagay sa kahihiyan ang aming pamilya. Galit na galit noon si Lolo at halos isumpa ako. Sinabi ko naman na hindi na ako muling babalik pa. Kaya kong mamuhay mag-isa. Akala ko magiging maayos ang buhay ko. Kaso nagkaroon ako ng problema. Dahil kaunti lang ang dala kong pera noon sa pagluwas ko. Ang aking mga cards ay pina-freeze ni Lolo sa labis na galit niya sa akin. Para na rin pabalikin ako. But I swear na hindi na ako babalik pa doon. Kaya naman, bago pa man ako maging pulubi, naisipan kong maghanap ng trabaho. Dahil wala naman akong mga credentials, bumagsak ako bilang isang katulong. Kilala ko si Manang Berta, dahil kapatid niya ang nanay ng aking best friend na nasa Baguio. Nagkabanggaan kami noon sa mall. Sabi ko pa, mas mabuti nang maging katulong kesa bumalik ng Baguio at magpakasal. Kaso yun nga, mas malala pa pala ang mangyayari. Nakakilala ako ng lalaking buong akala kong makakasama ko habang buhay. Pero yun pala, lalaki na papatay sa aking puso. And the rest was history. Welcome back home, iha. Niyakap ko si Lolo. Thank you, Lolo. Thank you dahil pumayag ka na dito na tumira. Nagkibit-balikat siya. Para mabantayan kita. Pasaway ka pa din daw sabi ng lola mo. Pinisil niya ang pisngi ko. Pati si Lolo parang bata din akong tratuhin. Nagising ako bandang alas 7 ng gabi. Dahil iba ang nakasanayan kong oras, hindi na ulit ako makatulog. Lumabas ako ng aking silid at sakto namang kalalabas lang din ang tatlo kong pinsan sa kanilang mga kwarto. Nagkatinginan kami at pagkaraan ng ilang segundo, nagkatanguan. Sigaw ni Cherry nang bilisan ko pa ang takbo ng aking sasakyan. Nagpasya kami na mag-road trip hanggang sa mapagod kami. Grabe, nalulula ako! Natatawang reklamo naman ni Cindy habang mariing nakapikit ang kanyang mga mata. Kapit lang kayo, mas bibilisan ko pa! Walang hiya ka talaga, Clarissa! Sigaw naman ni Ate Rose Ann. Tawang-tawa ako nang makapag-park ako sa labas ng isang club. Kaskasera ka talagang babae ka! Sigaw ni Ate Rose Ann sa akin. Tinawanan ko lang naman siya. Nilugay ko ang mahaba kong buhok bago ako bumaba ng sasakyan. Nagpasya kami na uminom ng kaunti, pampaantok lang. Dahil weekend, madami ang tao sa loob ng club. Halos magkapalitan na din ng mukha ang mga nagsasayaw sa dance floor. Hindi ko alam kung may bakante pa bang table para sa aming magpipinsan. Kaya dumiretso na lang kami sa bar counter. One tequila, clean, no lime. Order ko. Ngumiwi naman ang mga pinsan ko nang marinig ang aking order. 3 glass of bourbon. Order naman ni Cherry.
Nang ibigay ang aming order, sabay-sabay naming tinungga ang aming mga baso. Pagkatapos ay umorder pa ulit kami ng isa bago kami nakisali sa mga nagsasayang mga tao sa dance floor. Giling dito, giling doon. Hataw dito, hataw doon naman ang ginawa ng tatlo kong pinsa ng mga dancer ng pamilya. May ilang mga kalalakihan na lumalapit sa amin kaya halos maikot namin ang dance floor kakaiwas sa kanila. Nang mapagod kami, bumalik kami sa bar counter upang umorder ulit ng alak. Hi ladies! Bati sa amin ang isang grupo ng kalalakihan. They look neat and very handsome in their suits. Siguro mga galing sila sa trabaho at naisipang dumiretso sa club upang mag-inom. Ngumiti ako at kumaway sa kanila. Four bourbon, order ko sa bartender, bagong muling binalingan ang mga lalaki. Nakikipagkwentuhan na sila sa mga pinsan ko. Tahimik lang naman akong nakikinig sa kanila. Hindi gaya ng mga nasa dance floor na mga lalaki, mas matino ang mga lalaking ito. Mga hindi palasing at mukhang kakasimula pa lang mag-inom. Inaya nila kami sa table na pinareserve nila pero magalang namin silang tinanggihan. See you around. Paalam ko bago kami bumalik ng dance floor. Ilang minuto na akong nagsasayaw nang mapansin ko ang lalaki na parang sinasadyang dumikit sa akin. Kulang na lang ay yakapin ako nito kaya nag-iba ang pakiramdam ko. Umusog ako paharap upang iwasan siya pero sumunod pa talaga ito sa akin. Tumigil ako sa pagsayaw at hinarap siya. Pero ganoon na lang ang gulat ko nang bumagsak sa sahig ang lalaki. Napasigaw tuloy ang ibang mga kababaihan na nasagi ng lalaking humandusay sa sahig. Nilingon ko ang lalaking nanuntok sa kanya at halos matulos ako sa aking kinatatayuan nang mamukhaan ko siya. Si Gio. Seryoso ang mukha ni Gio habang nakatingin sa lalaki na nasa sahig. Madilim ang kanyang mukha at ang kanyang panga ay bahagya pang gumalaw. He looked matured, pero very manly ang kanyang anyo at napakalakas ng kanyang sex appeal. What happened? Tanungin na ate na naunang makahumasa nangyari. Doon pa lang ako nilingon ni Gio. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya. Gusto ko siyang paikutan ng mga mata pero pinili ko siyang taasan ng kilay. Bakit naman ako hindi magiging okay? Sarkastiko kong tanong. Seryoso niya akong pinagmasdan. Nilabanan ko din ang kanyang paninitig. Walang kurap. Pinakita ko sa kanya na wala na siyang epekto pa sa akin. Siya ang unang nag-iwas ng tingin. Binalingan niya ang mga bouncer na lumapit. Throw him out! Utos niya. Hindi ko namang maiwasang pumalatak. Kilala mo? Bulong ni ate sa akin. Ang ex ko. Bulong ko naman sa kanya. Sinigurado ko na si ate lang ang makarinig nito. Lumapit ang mga barkada ni Gio at tinanong kung ano ang nangyari. Hanggang sa mapatingin sila sa akin. Kaya naman pala. Sabi ni Tristan. Kumusta ka na, Clarissa? Pinasadahan nila ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Siguro naninibago sila sa itsura ko ngayon. Ang makita ako pagkatapos ng ilang taon, ang makita ako sa isang mamahaling bar, at makita ako suot ang mamahaling mga damit ay nakakagulat nga naman. Lalo na at nakilala nila ako bilang maid noon ni Gio. Ayos lang naman. Casual kong sagot. Tipid akong umiti sa kanila. Excuse us. Paalam ko at nauna nang maglakad pabalik sa bar counter. Nawalan na ako ng gana pero ayaw ko namang umalis ura-urada at baka mag-assume pa ang magaling kong ex na apektado ako sa kanya. Tahimik lang ang mga pinsan ko sa aking tabi. Awat na! Baka mamaya iisipin na naglalasing ka dahil nakita mo siya. Sabi ni Ate Rose Ann. Agad kong binitawan ang baso na may lamang alak na dapat ay itutungga ko. Sila na lang ang pinanood kong uminom, habang panakanakang napapatingin sa dance floor. Tingin ko, dapat na tayong umuwi.
ayan ni Cherry. Oo nga, sang-ayon ko naman. Mula sa pangalawang palapag nitong bar, nakita ko si Gio na nakatanaw sa amin. Hindi ko alam kung masyado lang akong asyomera, pero hindi ko naman kasi makita si Rian dito. Sino pa ba ang pwedeng tinitignan niya? Kinunot ko ang aking noo nang muling magsalubong ang aming mga mata. This time, ako ang naunang nag-iwas ng tingin. Binayaran ko ang lahat ng ininom namin bago ako bumaba ng high chair. Ayos, umuwi na tayo. Makakatulog naman na siguro tayo nito, sabi ni Ate Rose Ann. Oo nga, ewan ko lang sa isa dyan kung makakatulog dahil nakita niya ang ex niyang may asawa na. Napairap ako. Bakit naman ako hindi makakatulog? Mataray kong tanong. Sabay silang tumawa. Defensive! Hi Lolo, good morning. Hinalikan ko sa kanyang tuktok si Lolo bago ako naupo sa bakanting upuan sa kanyang tapat. Dito niya napiling mag-almusal sa may garden. Ang mga pinsan ko ay natutulog pa. Late talaga sila gumising kapag Sunday dahil walang trabaho. Nilapag ni Lolo ang binabasa niyang dyaryo bago siya humigop sa kanyang kape. Pagkatapos ay tinitigan niya ako. Kinunot ko naman ang noo ko. Iha, matanda na ang Lolo. Ay, oh my God, here we go again. Kalabaw lang ang tumatanda, Lo. Look at you are looking young and... Clarissa, anumang oras maari nang bawiin sa akin ang buhay ko. Lo, pigil ko sa kanyang sasabihin. Nagkatitigan kami. You're turning 28. Hindi ka na din bumabata. I want you to settle down. Gusto ko na bago ako mamatay, nakapag-settle down ka na. Pero Lo, wala akong boyfriend. At wala din akong maliligaw ngayon. Paanong wala? Eh napakapihikan mo. Ang sabi sa akin ni Leopoldo, binasted mo daw ang kanyang unika iho. Napangiwi ako. Pati ba naman yun nakarating pa sa kanya? Babaero kaya yun? Anas ko. Bumuntong hininga ang Lolo. Buong akala ko, susuko na siya pero mukhang nagkaroon pa siya ng bagong ideya. Bakit hindi ka makipag-blind date sa mga anak ng mga kakilala ko na mga binata? Ay, nakakapagod kaya ang ganyan. Madidisappoint lang ako. Katwiran ko naman. Isang beses ka lang naman na makikipag-date. Kapag hindi mo gusto, sayang ang oras, Lolo. Nabura ang ngiti sa kanyang mga labi. Ay, bahala ka na nga sa buhay mo. Kesa pilitin kita at baka iyon pa ang ikamatay ko. Ang sama ng loob. Mabubuhay ka pa ng maaga, Lo. At saka malay natin. One of these days, makilala ko ang lalaking ihaharap ako sa altar. Kinindatan ko siya pero inismiran lang niya ako. Pagkatapos naming mag-almusal ni Lolo, nagpunta ako sa third floor para mag-gym. Isang oras akong tumakbo sa treadmill at nang mapagod ako, bumaba na ako at bumalik sa aking room. Nagpahinga ako saglit at naligo. Isang araw pa lang pero buryong-buryo na ako. Tapos bukas kung kailan may trabaho ako, baka ako walang energy. Pagkatapos mananghalian nakatulog ako. Nagising ako bandang alas 7 ng gabi dahil sa pagtawag sa akin ng maid mula sa labas ng aking silid. Bakit po? Inaantok kong tanong sa aming maid. Ma'am, pinapasabi po ng lolo nyo na may bisita daw po kayo ngayong gabi. Wala pa man din ako sa mood na makihalubilo ngayon sa ibang tao, lalo na kung tungkol sa business ang usapan. Mapapagod lang ang utak ko at syak na mabuboard ako sa usapan. Sino daw? Kuryoso kong tanong. Hindi po sinabi, mami. Magbihis daw po kayo at bumaba na daw po kayo bandang alas 8. Okay po. Agad na siyang tumalikot. Nanatili naman akong nakasandal sa dingding
at ilang sandaling nagmuni-muni. Sino naman kaya ang bisita? Hindi man lang nirisked next week. Ay, antok na antok pa ako eh. Tamad na tamad akong pumasok sa banyo. Naligo ako ng mabilisan. At mabilisan din akong nag-ayos ng sarili. Naglagay lang ako ng manipis na lipstick dahil maputla akong tignan ngayon. Nagsuot ako ng red dress at flat sandals. Saktong pababa din ng hagdan ang mga pinsan ko, kaya sabay na kaming nagpunta ng dining area. Sino naman kaya ang mga bisita? Tanong ni Cherry. Hindi naman ako nakisali sa usapan nila dahil nanlalata pa ako. Mahapdi din ang aking mga mata. Sana umalis agad ang mga bisita para makabalik ako sa pagtulog. Nasa dining na daw ang mga bisita kasama sina tita at tito, sabi ng maid na nakasalubong namin. Dinig ko pa ang tawanan ng matatanda mula rito. Good evening po, bati ni Ate Rose Ann. Nanlaki ang kanyang mga mata at pasimple niyang sinagi ang aking binti. Tamad naman akong tumingin kung saan siya nakatingin. Anong ginagawa nila dito? Si Gio, kasama niya ang kanyang mga magulang. Nandito din ang kanyang mga kaibigan kasama ang kanilang mga magulang. Halata din ang pagkagulat sa mga mukha ng mga bisita. Tumayo sina Tito, pinakilala niya kami sa mga bisita. Ah, si Clarissa, pamangkin ko. Nag-iisang anak siya ni na Harley at ni Clara, ang tagapagmana nila. Mas lalo pang nanlaki ang mga mata ng magulang ni Gio, lalo na ang kanyang ina. Tipid akong ngumiti. Kung pwede nga lang huwag akong ngumiti, kaso baka mapagsabihan ako ni Lolo. Good evening. Casual kong bati. These are my daughters, Rose Ann and Cherry. Kemi namang nag-hi ang mga pinsan ko sa mga bisita. Mukhang tuwang-tuwa na nakakita ng mga gwapo. Para ngayon pa lang, gusto ko na silang balaan. Kung ayaw nilang masaktan, iwasan ang apat na mga lalaking yan. Nagkunwari ako na hindi ko kilala ang mga bisita. Mabuti at marunong makiramdam ang mga pinsan ko. Hindi nila dinaldal na kilala namin ang mga ito. Tahimik akong kumain. Nasa plato ko lang ang aking tingin, kahit paramdam ko ang paninitig sa akin ng mga bisita, lalo na si Gio. Panakanaka namang nag-uusap ang mga matanda tungkol sa business. Nang maserve na ang dessert, nag-open si Lolo ng topic na halos ikausok ng butas ng aking ilong. Single pa ba ang mga binatang narito? Tumawa ang matatanda. Ang ina naman ni Gio ay mabilis na sumagot. Very much single, lalo na itong si Gio ko. Pagbibida niya sa kanyang anak. Nagulat ako pero hindi ko pinahalata. Lalo at alam kong nakatutok sa akin ang mata nilang lahat. Ah, parang si Clarissa pala. Man-hater ata. Natatawang sagot ni Lolo. Napangiwi ang matatanda. Ang mga kaibigan naman ni Gio ay napangisi, sabay baling kay Gio na taimtim pa ding nakatitig sa akin. Ano ba ang hanap mo sa isang lalaki, iha? Tanong ng mommy ni Gio. The nerve of this woman. Ang kapal talaga ng pagmumukha niya. Yung loyal po at may isang salita, hindi mapagkunwari at hindi manggagamit. Plus points din po sa akin kapag mabait ang kanyang mga magulang. Seryoso kong saad, habang seryosong nakatingin sa mga bisita. Sa pool ang ina ni Gio dahil agad nitong dinampot ang baso ng tubig na nasa kanyang tapat. Sinulyapan ko naman si Lolo. Nagkatinginan kami. Matapos kumain, hindi pa talaga sila umalis. Nagkaayaan pa sila na mag-inom sa may pasyo. Gusto ko mang umakyat sa aking silid pero pinigilan ako ni Lolo. Single pa pala ang ex mo? Bulong ni Cherry sa akin. Wala akong pakialam. Sagot ko naman. Ano kaya ang nangyari sa kanila ni Rian? Baka pinagsawaan na din. Sabad ni Ate Rose Ann. Appear. Sabi ko sa kanya at sabay pa kaming natawa. Hindi ka man lang ba interesadong malaman kung anong nangyari?
sabat naman ni Cindy. Hindi, dahil kung interesado ako, sana gumamit ako ng private investigator para imbestigahan siya. Ito naman, napaka-sarcastic. Bahagya pa niyang tinampal ang aking braso. Wala na kasing point pa na pag-usapan o pag-aksayahan siya ng oras pagkatapos ng ginawa niya sa akin. Hinilot ko ang aking sentido nang maalala ko na naman ang mga nangyari noon. Kung paano ako magmakaawa sa kanya, pero pinagtabuyan lang niya ako. Huminga ako ng malalim upang pigilan ang namumuong mga luha sa aking mga mata. Gagamit lang ako ng restroom. Paalam ko, nakakasakal ang makasama ang mga tao na nanakit sa akin noon. Naglakad ako papasok ng kusina. May common restroom kasi dito, pinakamalapit sa likod ng bahay. Clarissa, halos mapatalon ako sa gulat ng pagbukas ko ng pinto ay malaking bulto ni Gio ang bumungad sa akin. Tabi, utos ko sa kanya dahil nakaharang siya sa daan. Clarissa, let's talk please. Desperado niyang sambit. Talk about what? Tamad kong tanong. Sa pagkakaalala ko, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Nasabi mo na lahat ang gusto mong sabihin 4 na taon ang nakaraan. I can explain. Just please, let me explain. Pagmamakaawa niya, umiling ako. Clarissa, I'm sorry. Please, hear me out. Wala ka nang dapat ipaliwanag. At kahit anong paliwanag ang gawin mo, hindi mo na mababawi pa ang sakit na dinulot mo sa akin. You've hurt me. You broke me into tiny pieces. At hindi yun mabubuo ng salitang sorry mo. Matalas ko siyang tinignan. Tumabi ka. Utos ko pero sa halip na tumabi siya, niyakap niya ako. Malakas ko siyang tinulak at nang magtagumpay ako, sinampal ko siya. I hate you, Gio! I hate you! Dinuro ko siya gamit ang nanginginig kong daliri. Nanginginig din ang aking boses dahil sa matinding pagpipigil ko sa aking sarili na maiyak. Nasaktan siya sa aking sinabi, pero sa halip na sumuko, dahan-dahan siyang lumuhod. Mahal na mahal kita, Clarissa. Sorry kung sinaktan kita. Maniwala ka. Hindi ko ginusto na saktan ka. Pagka kong tumawa pero ang mga luha ko ay unti-unti na ding bumuhos. Hindi mo ginusto? Wow! Hindi mo ginusto? Sarkastiko kong sambit. Nasa alanganin ang kumpanya namin that time. At wala na akong choice kundi ang huwag mo na akong paniwalain sa mga kasinungalingan mo, Gio. I'm telling the truth, Clarissa. Mahal kita, Clarissa. Mahal? Kaya pinili mo kong saktan? May ganoon bang pagmamahal, Gio? I have no other choice, Clarissa. Sana pinaliwanag mo sa akin ng maayos noon. Kaysa ipagtabuyan mo ko na parang aso. Remember what you told me? Ha? Tinabig ko siya. Kinamit mo lang ako. Hindi ko na napigilang mapahikbi. Pinili mo kong saktan kaysa ipaintindi mo sa akin na, hoy babae, dahil mas mayaman si Rian, siya ang pipiliin ko. Kahit anong gawin mo, Gio, hindi na mawawala ang pagkamuhi na nararamdaman ko para sa'yo. Humakbang na ako pero muli din akong natigilan nang makita ko ang mga tao na nakatayo sa gilid. Mukhang kanina pa sila nakikinig at nanunood sa amin. Malungkot na nakatingin sa akin si Lolo. Sina tita naman at mga pinsan ko ay naiiyak habang nakatunghay sa amin. Tinalikuran ko na sila at nagmamadali akong umakyat sa aking silid. Akala ko naka-move on na ako sa sakit, pero hindi pa pala. Dahil sa nangyari, para bang muling nabuhay ang sakit na para bang kahapon lang ito nangyari. Hindi ko alam kung ilang oras akong umiyak.
Basta nang mapagod ako sa pag-iyak, nakatulog na din ako. Dahil doon, mugto ang aking mga mata pagising ko kinaumagahan. Nagpahid ako ng concealer at nag-ayos ako ng husto. Unang araw ko sa trabaho kaya kailangang fresh ako. Pinilit ko ding umiti sa salamin. I should practice my smile. Bawal sumimangot dahil baka malasin ang maghapon ko. Nasa dining table na ang lahat pagdating ko. Pinilit kong umiti sa kanila. Tahimik naman sila. Ilang beses ko pa silang nahuli na nakatitig sa akin. Pakiramdam ko tuloy, kinakaawaan nila ako. Tumikhim ako. Aalis na ako. Kailangan kong agahan dahil madaming gagawin sa office ngayon. Paalam ko, hindi kasi ako komportable sa kinikilos nila. Okay, iha. Mag-ingat ka. Humalik ako sa kanila bago ako lumabas ng bahay at sumakay sa nakaparadang sasakyan sa labas. Nilabas ko ang aking cellphone at upang basahin ang email na pinadala sa akin ng aking sekretarya. Paghinto ng sasakyan sa labas ng building ng aming kumpanya, pinagbuksan ako ng driver ng sasakyan. Thank you. Nabitin ang aking sasabihin dahil ngayon ko lang napagmasdan at mapagsino kung sino ang driver ko. Anong ginagawa mo dito? Inis kong tanong. Hindi ko napigilang magtaas ng boses dahil sa pagkagulat at inis. Nag-apply ako sa lolo mo bilang driver at bodyguard mo. Nakangiti naman niyang sagot. Umismid ako at nagsimula ng maglakad. Dahil kung dito kami sa labas magtatalo, madaming makakakita sa amin. Ayaw ko namang pagchismisan kami ng mga empleyado. Unang araw pa lang may eksena agad. Sumunod siya sa akin hanggang sa private elevator na nakalaan lang para sa mga VIP. Tumikhim siya pero hindi pa din ako nagsasalita. Paghinto ng elevator sa top floor, nauna akong lumabas. Agad naman akong sinalubong ng aking sekretarya. Hindi nakaligtas sa aking mga mata ang pasimple na pagpapakyut niya kay Gio. Good morning, ma'am. Good morning. Naglakad na ako papasok ng aking opisina. Sumunod pa din si Gio hanggang sa loob. Ma'am, coffee po? Thanks, Selena. Pero nakapag-coffee na ako sa bahay. Okay po, ma'am. Muli niyang sinulyapan si Gio. Akala mo ngayon lang nakakita ng gwapo at nakailang beses pa niya itong nilingon bago siya tuluyang lumabas ng aking opisina. Kasama ba sa trabaho mo na bantayan mo ko kahit sa loob ng aking opisina? Masungit kong tanong sa kanya. Nakisuyo din sa akin ang lolo mo na alalayan ka sa trabaho mo. What? Nakaramdam ako ng inis. Ano ba naman yang si lolo? Nakita niya at narinig naman niya ang mga sinabi ko kagabi, pero bakit parang tinutulungan pa niya ang manlulokong ito na makalapit sa akin? Hindi ko kailangan ng tulong mo, Gio. Makakaalis ka na. Pagtataboy ko sa kanya, pero nanatili lang siyang nakatayo sa aking harapan. Yamot ko siyang tinignan. Ano ba? Paano ako magtatrabaho kung nandyan ka? Okay, sa labas lang muna ako. Pero bago ako lumabas, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi kami nagkabalikan noon ni Rian. Inayos ko ang problema ng kumpanya. At pagkatapos, sinubukan kitang hanapin. Pero hindi kita mahanap. Yun pala, iba ang gamit mong apelyedo. Tapos ka na? Tanong ko. Tumango naman siya at walang imik na lumabas. Tinawagan ko si Lolo. Lo, bakit naman? Nag-usap kami kagabi, iha. Nagpaliwanag siya sa akin. And, Lolo, manluloko ang lalaking yan. I know a man in love, Clarissa. Mag-usap kayo ng maayos. At kung hindi mo na talaga siya mabibigyan ng chance, tingin ko maiintindihan niya. Nagmakaawa siya sa akin na tulungan ko siya. Hindi niya iyon gagawin kung hindi totoo na mahal ka niya. Napairap ako. Ako naman ang magmamakaawa, Lolo. Please, huwag kang maniwala sa kanya. Wala ka na bang nararamdaman para sa kanya?
tanong niya na hindi ko agad nasagot. Magpasya ka kapag kaya mo nang sagutin ang tanong na yan. Maniniwala ako sa'yo kapag hindi ka na umiiyak dahil sa kanya. Ay, bakit parang pinagkanulo ako ni Lolo? Ay, ano ba naman yan? Paano ako magtatrabaho ng maayos kung nandito sa malapit ang lalaking to? Ay, nakakainis talaga. At sinasamantala naman ni Gio ang kabaitan ni Lolo. Nireview ko ang mga updated profile ng lahat ng empleyado na nagtatrabaho sa building na ito. Tanghali na nang maisipan kong sumilip sa may labas upang tignan kung umalis na si Gio. Pero ang bumungad sa akin ay hindi ko nagustuhan. Nagkukwentuhan at nagtatawanan sila ni Selena. Ay, kahit kailan talaga, maharot ang lalaking to. At ang sekretarya ko naman, nuknuka ng... Ay, ewan ko na lang. Tinula ko ang pintuan at doon palang natigil sa hagikgikan ang dalawa. Gulat silang napatingin sa akin, pero nagsawalang kibo naman ako. Kunwari wala akong pakialam. Mabilis na tumayo si Gio at nilapitan ako. Ma'am, may kailangan ka po? Tanong ni Selena. Iikot lang ako sa marketing department. Naglakad ako papuntang elevator habang nakabuntot sa akin si Gio. Hindi mo na ako kailangang sundan. Malamig kong sabi. Utos ng lolo mo na lagi kitang sundan. Ah, ganun. Ang galing mo talagang manguto, no? Pati si lolo na uto mo. Bumuntong hininga siya bago niya ako hinarap. Nagsabi lang ako ng totoo. Sinabi ko na mahal ko ang kanyang apo. At hindi yun nagbago kahit 4 na taon na ang lumipas. Naku Gio, gasgas na ang linyang yan. Umay. Umirap ako. Hindi ako magsasawang sabihin sa'yo na mahal kita. At papatunayan ko yun. Huminto na ang elevator kaya agad akong lumabas. Ang totoo niyan, nagtatapang-tapangan lang ako. Pero ang totoo ay labis ang kalabog ng aking puso. Ano kaya ang gagawin ko para tigilan ako ng lalaking to? Unang araw pa lang ng trabaho, hindi pa tuluyang natatapos ang isang araw, pero pakiramdam ko pagod na ako. Umikot ako sa marketing department habang nakabuntot si Gio. Para talaga siyang tanga. Naaagaw lang niya ang atensyon ng mga babae at mga lalaking empleyado. Tuwang-tuwa pa siya sa atensyon na nakukuha niya, kaya mas lalo lang akong nainis sa kanya. Napairap ako nang may lumapit sa kanya na empleyadong babae at nakipagkilala. Hi, beke pwedeng mekihingi ng number me? Maharot na tanong ng babae. Para itong inasinan na uod dahil hindi mapakali. Inikot ko ang aking mga mata at nauna nang maglakad. Bahala ka nga dyan. Magsasara na sana ang elevator pero hinarang niya ang kanyang kamay. Nginitian niya ako pero pinanatili ko ang seryosong ekspresyon ng aking mukha. Saan mo gustong kumain? Tanong niya. Tigilan mo nga ako, hindi tayo close, kaya huwag mo kong kausapi. Anong ginagawa mo? Mataray kong tanong nang lumapit siya sa akin. Close na tayo. Pamimiluso po niya. Hinawi ko siya. Ano ba, Gio? Yes, honey. Honey mo mukha mo. Ngumisi siya. Nagpa-reserve ako sa favorite restaurant natin. Alam mo, kesa pinipesti mo ko, pumasok ka na lang sa trabaho mo. Hindi yung nandito ka. Hindi kita kailangan dito. Nag-leave ako para makasama kita dito. Ngumiti siya. Ayaw kitang kasama. Malinaw naman ang sinabi ko sa'yo kagabi, diba? I hate you. Lumabas ako ng elevator. Narinig ko. Alam ko. Ramdam ko na galit ka. Pero hindi pa din ako titigil hanggang sa mahalin mo ulit ako. Nagulat ang sekretarya nang marinig ang sinasabi ni Gio. Marahil na pagtanto niya na ang hinaharot niyang lalaki kanina ay ex ng kanyang boss. Nagkamot siya ng batok. Ma'am, may bisita po kayo. Nasa loob po ng office.
Okay. Pipihitin ko na sana ang siradora nang magbukas ang pinto. Nagkagulatan kami ni Leonard. Dating nanligaw sa akin pero binasted ko. Hi, Clarissa. Oh, hi. Napasyal ka. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto at pinauna ako. Pinandilatan ko ng mga mata si Gio pero nagdire-diretso ito ng pasok sa loob ng opisina. Ang kapal talaga ng mukha. Sino siya sa tingin niya at talaga namang ginagawa niya ang gusto niya dito sa loob ng kumpanya ko? Gio, anong ginagawa mo dito? Manghang tanong ni Leonard sa kanya. Hindi na ako nagtaka na magkakilala sila dahil kilala din pagdating sa negosyo ang pamilya nila. Binabantayan ko ang girlfriend ko. Halos mag-transform ako sa isang dragona sa kanyang sinabi. Girlfriend? Naglipat-lipat ng tingin si Leonard sa amin ni Gio. At bago pa ako makapalag, nilapitan ako ni Gio at agad inakbayan. Pasimple ko siyang kinurot sa kanyang tagiliran pero hindi man lang siya natinag. Nagkamot ng ulo si Leonard. Sorry bro. Sige Clarissa, aalis na ako. Hindi ko na nakontra ang sinabi ni Gio dahil mabilis na sumibat paalis si Leonard. Hinampas ko si Gio sabay tulak. Anong girlfriend? Feeling may amnesia? Sa pagkakaalam ko matagal na tayong tapos, kaya tigilan mo ang pag-aastang boyfriend ko. Ang kapal talaga ng mukha mo. Oh, huwag mo nang subukan pang magsalita. Lumayas ka nga sa harapan ko. Pagtataboy ko sa kanya. Kailan mo kaya ako pakikinggan? Kailan mo kaya ako paniniwalaan? Tanong niya. Pagputi na ang uwak, alam mo kahit lumuhod ka, umiyak ka, hindi mo na ako mauuto. So, this is the price for hurting you. Tumangutango siya. Tama ka naman. Hindi na mababalik ang mga bagay na tapos na. Hindi na mababago ang lahat. Pero heto ako. Handa akong tanggapin ang galit mo. Mapatunayan lang na mahal kita. It's still you, Clarissa. Nangingilid ang kanyang mga luha. Maniwala ka man o hindi, habang pinagtatabuyan kita noon, habang sinasabi ko ang masasakit na katagang yun sa'yo, doble ang sakit na nararamdaman ko sa aking dibdib. Sorry sa lahat ng masasakit na sinabi ko. Mahal na mahal kita, pero kailangan kitang saktan para sa kumpanya. Oo, masama ako dahil pinili ko ang kumpanya over you. But I have no choice. Iniipit kami ng pamilya ni Rian. Dahil sa pag-atras ko sa kasal, ginamit nilang panggigipit sa amin ang malaking utang sa kanila ni Mommy. Nagbanta din sila na ipapakulong nila si Mommy. Nasa krisis din noon ang kumpanya. Madaming mga empleyado na maaapektuhan. Gulong-gulo ang isip ko. Sana mapatawad mo ko. Nagpunas siya ng luha bago niya ako iniwan sa loob ng aking opisina. Dahil sa mga sinabi niya, tuluyan nang nagulo ang aking sistema. Hindi ako lumabas ng opisina. Nagpa-deliver na lang ako ng pagkain. Coffee break nang pumasok ang sekretarya ko. Si Gio? Tanong ko sa kanya. Umalis po kanina, ma'am, mga lunchtime. So, kanina pa pala siya umalis. Ibig bang sabihin nito, tatantanan na niya ako? Good, sabi ng isip ko, pero may parte na kinukontra ito. Nakaramdam ako ng pamimigat ng aking dibdib. At hindi ko maunawaan kung bakit. Iba na ang driver ko pag uwi ng bahay. Hindi ko na lang tinanong kung bakit iba na. Isa lang ang sigurado. Gio quit. Hindi na niya ako guguluhin. Isang linggo na ang nakalipas mula nang huli kong makita si Gio. Hindi na siya ulit nagpakita pa, pero madalas pa din naman siyang magpadala ng makong ano-ano sa bahay at sa opisina. Minsan bulaklak,
minsan naman balloons na may nakalagay na I'm sorry. Ma'am, may bisita po kayo. Imporma ng aking sekretarya. Papasukin mo. Naglaho ang ngiti sa aking mga labi nang makita ko si Narian kasama ang mami ni Gio. Tipid silang umiti sa akin. Tumayo ako mula sa aking swivel chair at minwestra ko sa kanila ang couch sa gilid. Naunang magsalita ang mami ni Gio. Clarissa, alam ko na galit ka pa din sa akin hanggang ngayon. Pero gusto ko lang sabihin na pinagsisisihan ko ang ginawa ko sa iyo. I'm sorry. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanyang sinasabi. Pero tunog sincere kasi siya. I'm sorry too, Clarissa. Sambit naman ni Rian. Hindi mo kailangang mag-sorry sa akin, Rian. Ako ang may malaking kasalanan sa iyo dahil nakipagrelasyon ako noon kay Gio kahit alam kong may fiancé na siya. Tipid siyang umiti. May kasalanan ako sa iyo. Ako ang nagsabi sa kanya na hiwalayan kanya. Nasaktan kanya. Ang kapalit noon ay kukumbinsihin ko ang mga magulang ko na huwag nang ituloy ang kaso nila laban sa mommy ni Gio. Masama kasi ang loob nila dahil sa pag-atras ni Gio sa kasal. Kaya determinado ang mga magulang ko na pabagsakin sila. So totoo ang sinabi ni Gio. Nanatili akong nakatingin sa kanya pero hindi ako nagsalita. I'm sorry, Clarissa. Buntis ako noon sa ibang lalaki. Hindi niya ako mapapanagutan dahil mayroon siyang pamilya. Ayaw ni Daddy na malagay ang pamilya namin sa kahihiyan kaya ganoon na lang ang galit niya nang umatras si Gio sa kasal. Naluluha siyang tumingin sa akin. Sana mapatawad mo ko, Clarissa. Mahal na mahal ka ni Gio. Nang sumugod ako noon sa bahay ni Gio, alam ko na ang tungkol sa inyo. Lumuhod pa siya noon para lang makiusap na maghiwalay na kami dahil may mahal na daw siyang iba. Hindi ko matanggap na sa isang katulong niya ako pinagpalit. Pinilit niyang umiti habang may luha ang mga mata. Ilang taon siyang nagdusa habang wala ka. Sana mapatawad mo siya. At kung may pagmamahal ka pa para sa kanya, hiling ko na sana bigyan mo siya ng chance. You both deserve each other. Hanggang sa makaalis si Narian at Frida, hindi na nawala sa aking isipan ang mga sinabi nilang dalawa. Nasaan kaya si Gio ngayon? Bakit hindi na siya nagpapakita sa akin? Mukhang sumuko naman na siya. Baka nagmo-move on na. Baka kapatawaran ko na lang ang kailangan niya at hindi na ang pagmamahal ko. Patulog na ako nang may marinig akong kumakanta sa labas ng bintana. Nakabukas ang aking bintana kaya abot hanggang dito ang tunog ng gitara at magandang boses ng lalaking kumakanta. Bumangon ako at bumaba ng kama. Nagpunta ako sa may balcony at natanaw ko mula dito si Gio na kumakanta. Kasama niya ang dalawang kaibigan niya na tumutugtog ng gitara. Napakaganda ng boses ni Gio. Napakasarap talagang pakinggan. Pinigilan kong mapangiti habang nakatitig lang sa kanya. Nang matapos siyang kumanta, nagsalita siya. Ang haba ng kanyang speech. Nagpaliwanag siya at sinabi niya ang lahat ng nangyari noon. Sinabi niya ang sinabi ni Rian kanina. Clarissa, please, give me a chance. Promise, hindi na kita ulit sasaktan. I will never break your heart again. Babawi ako, promise. Mahal na mahal kita. Nangingislap na naman ang kanyang mga mata dahil sa luha. Ramdam ko ang paghihirap ng kanyang kalooban. Nakaramdam ako ng pagkaawa sa kanya. Pinapatawad na kita, Gio. Pero hindi ko alam kung mabibigay ko ba agad ang hinihiling mo. Ngumiti siya. It's okay. Ang mapatawad ako ay malaking bagay na sa akin. Liligawan kita.
hanggang sa mahalin mo ulit ako. Mahal ko pa din siya. Ramdam ko yun. Yun din ang isa sa dahilan kung bakit kahit 4 na taon na ang lumipas, iniiyakan ko pa din ang nangyari. Pwede ba akong umakyat dyan? Tanong niya. Hintayin mo na lang ako sa living room. Sabi ko, pero mabilis siyang lumapit sa puno at umakyat. Mahulog ka dyan! Saway ko sa kanya. Saan naman kaya siya natutong umakyat? Ang bilis niyang magpalipat-lipat sa mga sanga ng puno hanggang makalapit siya dito sa balcony. Thank you, Clarissa. Naiiyak niya akong niyakap. Mahal na mahal kita, Clarissa. Mahal na mahal. Kinagat ko ang aking labi at pinigilang sagutin ang kanyang sinabi. Sa ngayon, may agam-agam pa ako. Kahit patiyak ko sa aking sarili na siya pa din ang tinitibok ng aking puso. Sabihin mo sa mga kaibigan mo na pumasok muna sila nang makapagmeryenda sila. Sabi ko sa kanya. Salamat mga pre! Mauna na kayong umuwi! Sigaw niya sa mga kaibigan niya na nasa baba. Mahina ko siyang tinampal sa kanyang braso. Baliw ka talaga! Pumasok na muna kayo at magmeryenda! Sabi ko naman sa kanila. Ilang sandali pa nga ay lumabas mula sa main door ang mga pinsan ko at nilapitan ang mga kaibigan ni Gio. Kumaway pa sila sa akin. Kami na ang bahala sa kanila! Mag-usap lang kayo dyan ni Gio! Sabi nila sabay hagik-hik. Naiiling naman ako. Tara, sumunod na lang tayo sa kanila sa baba. Ayako kay Gio, pero pinigilan niya ako. Hayaan mo na sila. Gusto kong mag-usap pa tayo ng matagal. Pwede naman tayong mag-usap doon sa baba ah. Ngumuso siya at umiling. May naglalarong kapilyuhan sa kanyang mga mata. Inirapan ko siya at kinurot sa tagiliran. Tumigil ka ha. Hinila niya ako papasok sa aking kwarto. Naupo na din siya sa aking sofa sabay senyas na tabihan ko siya. Nang makatabi ako sa kanya, agad niya akong inakbayan. Di ba nga hindi pa tayo totally na okay? Ngumisi siya. Bawal bang umakbay? Umiling ako. Bawal? Ganon. Sumimangot siya sabay nakaw sa akin ng halik sa pisngi. Baliw ka talaga, Gio. Tumawa siya. Miss na miss kita, Clarissa. Alam ko. Sagot ko naman. Umuwi ka na. Sabi ko sa kanya dahil hating gabi na nandito pa din siya sa kwarto ko. Inaantok na din ako. Dito na lang ako matutulog. Bahala ka na nga. Dito ka sa sofa matulog ha. Tumayo na ako at lumapit sa aking kama. Humiga ako at binalot ng kumot ang aking sarili. Pero pagising ko kinaumagahan, nasa tabi ko na si Gio. Yakap niya ako ng mahigpit. Loko-loko talaga. Hindi nagbago. Makulit pa din. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Good morning, babe. Bati niya habang nakapikit pa ang mga mata. I love you. Ngumiti lang ako. Ano pala ang nangyari at ngayon ka lang nagpakita? Tanong ko. Buong akala ko kasi titigilan na niya ako. Hindi pa pala. Nagpunta ako sa Cebu dahil nagka-problema ang isa sa project doon. Natanggap mo ba ang mga pinapadala ko sa'yo? Yeah, thanks. Humarap siya sa akin sabay hila pa ng katawan ko kaya mas lalo lang kaming nagkadikit. Mautak talaga eh. Manunuyo at maghihintay daw, yun pala dadaanin din ang lahat sa mabilisan. Gio, tumigil ka nga! Saway ko. Sakto naman ang pagbukas ng pintuan at bumungad sa amin si Lolo. Mukhang pati siya ay nagulat din. Diba ang sabi ko sa'yo, kasal muna! Magaling na lalaki! Agad kaming bumangon ni Gio. Nagkamot ng ulo si Gio. Tawagin mo ang mga magulang mo at sabihin mo na mamanhika na kayo. Lo! Saway ko kay Lolo. Yes, sir!
Masigla at mabilis na sagot ni Gio. Sinimangutan ko siya pero kinindatan lang niya ako. Uuwi na muna ako para sunduin sila. Paalam niya, malapit na siya sa pintuan nang muli siyang huminto at bumalik. Mabilis niya akong pinataka ng halik sa aking pisngi. Kinindatan niya ako. Naplano agad ang kasal naming dalawa. Tatlong buwan ang naging preparasyon para sa aming ingrandeng kasal. At sa tatlong buwan na yun, araw-araw niya akong sinusundo sa bahay at hinahatid sa trabaho. Ganoon din sa hapon pagkatapos na ng aming trabaho. Talagang bumawi siya sa akin. Unti-unti nabura ang mga doubts ko dahil na din sa mga nangyari sa amin ng nakaraan. Alam kong this time, tama ang lahat. Gio, tawag ko sa kanya. Nandito kami ngayon sa isang restaurant. Yes? I love you, sabi ko. Napakurap siya at ilang sandali pa siyang nakatitig sa akin. Bakit ka naiiyak? Nagtatakang tanong ko. Dahil sa wakas, narinig ko din ulit sa iyo ang mga salitang yan. I love you more, Clarissa. I love you with all of my life. Nang matapos ang aming kasal, sumakay kami sa isang cruise ship for 1 month para sa aming honeymoon. Sinulit namin ang oras naming magkasama. And after 1 month nga, nalaman ko na buntis ako. Oh babe, pinasaya mo ako ng husto. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Gio. Binuhat niya ako tsaka niya ako inikot-ikot. Gio, mahulog ako! Binaba niya ako at agad siniil ng mainit na halik. I love you so much, Clarissa. I love you too, Gio. Ano ang magandang aral ang natutunan niyo sa ating kwento ngayon? Mag-comment lang kayo sa baba at asahan niyo ito'y aking babasahin at pupusuan. Maraming maraming salamat.